Oh, mga kapuso, gusto nyo ba itong mga to? Naku, perfect ang malamig na dessert, lalo na kung summer, syempre. Pero may ilang timeless din na hindi inaayawan kahit umuulan. Gaya ng scramble. Wow, may iba't ibang gimmick din ang paghahanda niyan. Kahit pag balibalik ta rin daw, eh no tapon ang sticky scramble. Yan ang kwento inalam ni Von Aquino. Rain or shine, patok sa mga taga-Pandi-Bulacan ang scramble na tinitinda ni Divina. Bukod sa ginhawang hatid ng iconic pink dessert na ito, winner din sa mga tao ang gimmick ni Divina dahil kahit itaob niya ang lalagyan, wala raw laglagan. Sticky scramble it is! Baso man o timbang, itaob walang tapo ng scramble ni Divina. Sticky siya kahit pag itinaob mo siya. Hindi siya tumatapon. Medyo matagal siya bago tumapon. Pinakamatagal kong pagtaob ng timba, isang minuto. Kaya ang mga suki inaabangan at aliw na aliw sa kanyang paandar. Ang galing po ng kanyang scramble, binabaliktad. Amazing. Kung ngayon lang po ako nakakita, hindi siya nalalaglag. Kahit online, benta ang pakulo ni Divina. Oh, isa yun sa style ko para mahikayat silang bumili. Dapat alam mo, kilala ang scramble sa iconic na pink na kulay nito. Ang matingkad na kulay nito ang pang-engganyo raw sa mga tao na bumili, lalo na sa mga bata. Recipe ng kanyang Tio Teodoro ang itinitinda ni Divina. Kasi nakagisnan ko na sa mga magulang ko yan, may mga tindang scramble. Kinauna yun, hindi makain palubugin yan. Ang sikreto raw ng kanilang thick and creamy scramble ay nasa kalidad ng mga sangkap. Hindi rin daw nila tinitipid ang inilalagay na gatas sa mixture kaya ito nagiging mas madikit. Pagka maraming gatas, napakunat siya, napasarap. Alas 6 na umaga pa lang ay naghahanda na si Divina at iba pa niyang mga kasamahan. Sa isang timba, gumagamit ako ng 12 perasong yelo. Instant arm workout ito. Sunod na iahalo ang gatas, flavorings gaya ng pandan at strawberry, at food coloring. Kung inakala niyong tapos na ang workout, nagkakamali kayo dahil ang paghahalo ng scramble mixture mano-mano. Hindi biro ang prosesong ito dahil mabigat na ang timba. Mahirap din ikutin ang mixture habang nakatayo. Mahirap sa pag-a-scramble lahat kasi halos parang panlalaki talaga yung trabaho na to, sobrang physical. Kaya si Divina humingi na ng backup. Pagkatapos ng mahigit 2 minutong paghahalo, ibaliktad na yung timba na yan. O diba, walang tapon? Isasali ng sticky scramble sa metal container na nasa loob ng styrofoam box. Palilibutan ito ng tinatag na yelo na may asin para mas tumagal ang scramble at hindi matunaw agad. Alas 9 ng umaga, ibabiyahe na si Divina para magtinda ng scramble. Nag-iikot siya sa mga bahay at sa eskwelahan. Kadalasan, mas mabili sa mga eskwelahan, yan, lalo labasan ng mga estudyante. Mapabagets o matanda, patok ang scramble ni Divina. Siyempre, di pwedeng mawala ang kanyang signature na pagbabaliktad ng cup. Na ibebenta ko siya na may 5 piso pa ako, 10, 15, 20. Mura lang yung ice cream. Minsan daw ay kumikita siya ng 1,000 hanggang 2,000 piso kada araw. Sa anumang negosyo, kapag ang sipag at kalidad ay hindi tinipid, tiyak ang tamis ng tagumpay ay kakapit. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.